Ito po. Salamat. Sir, kung ganon, kaibigan po pala kayo ni Sir Pore. Tama ka na, Chumi. Pero hindi akong pinuntahan niya dito. Sige, hindi ang hinahanap mo, hindi ba? Oo, tama ka. Kumusta na ba siya? Ayos lang siya dito. Pero nagpunta siya ngayon sa Mugon City. Hindi ko lang alam kung ayos at ligtas pa rin siya doon. Sayang naman po. Hindi niyo makikita ngayon dito si Genji. Meron pa kasi silang misyon. Sa Mugon City. Ito na kaya ang labasan? Ngayon, ano na kayang mangyayari? Ano na kayang nangyayari? Kamusta na kaya sila? Shido? Anong nangyari sa ito sa loob? Wala na akong panahon magpaliwanag. Maghanap ka ng doktor. At pakidalian mo lang. Pero hindi pa kalaban natin siya. Bakit mo siya ililigtas? Ito nga pala si Mishi. Kilala siya bilang Daddy Blanc. At dati rin namin siya kasama sa Vaults. Kalaban nga natin siya. Pero isa siyang kaibigan. Isa pa, naniniwala rin ako na hindi talaga siya masama. Shido. Ano pang hinihintay mo? Delegado sa lugar na ito. Kaya mabuti pa. Sumama ka na sa aking Agent Heaven. Oo, sige. Pero kumusta na kaya yung iba? Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa doon sa Lobs Kasuti. Lumalaban? Nandun si Jubei. Dati rin siyang miyembro ng Vaults. Magaling siya. Kahit naging miyembro siya ng Vaults, hindi siya mananalo kay Kazuki. Dahil hindi lang naman isang ordinaryong Vaults si Kazuki. Isa siya sa Four Kings. Pero hindi yung ganun kasimple. Dahil bago pa man mabuo ang Vaults, pumapangalawa na si Jubei sa gamit Kazuki na tinawag ng Elegance. Pumapangalawa siya noon kay Kazuki. Hindi dahil sa kakayahan niya, kundi dahil sa kagustuhan niyang maprotektahan si Kazuki. Maprotektahan si Kazuki? Matagal lang kilala ni Kazuki si Jubei. Magkaibigan na sila bang pas niya mapunta sa Mugon. Pero kung ganun, bakit kailangan pa nilang maglaban ngayon? Hindi ko rin alam, pero kilala ko si Jubei. Ang dasang isakripisyo ang buhay niya, may paglaman ang paniniwala niya. Ganun si Jubei, kaya mahirap siyang kalaban. Okay ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakalimutan mo na bang nabuo sa natural environment ang Fuchun Magic Stream? Wala pa, at walang sino man na makakatakas mula dito. Kahit na ikaw pa, Jubei. Makatakas? Ano bang sinasabi mo? Wala sa diksyonaryo ko ang salitang pagtakas. Bakit ako tatakas? Kung kaya ko namang taluin ang kalaban. Mga Black Needle? Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang tungkol dito. Maliban sa mga White Needle, gumagamit din ako ng Black Needle. Mas delikado ito. At bihira ang gumagamit ng ganitong sandata dahil nangangailangan ito ng matinding kakayahan. Ang mga sandata ni Jubei, ginagamitan niya mangayon ng gamot. Kung ganun, usapin ang Black Needle ay... Tanggapin mo to, Kazuki! Merong laso! Kahit na may laso pang sandata mo, baliwala yan kung hindi mo ako tatamaan! Tignan natin. Ano nangyari? Nakailag naman ako, ha? Mali ang akala mo. Hindi ako gumagamit ng gamot. Dahil acupuncture lang ang pamamarang ko. Pwede akong makagamot. Pwede rin ako makamatay kung tatamaan ko ang maling bahagi ng katawan mo. Hindi ako gagamit ng lason para lang manalo sa labanan. Kung walang laso ng Black Needles, anong kakaiba dito? Kung ganun pala, ang Black Needles ay... Naiintindihan mo na ba? Ang mga Black Needle ay gawa sa Black Magnet na matatagpuan sa ilalim ng Fujing. At nakokontrol ng mga ito gamit ang Taiji Stone. Nangangailangan na matinding kakayahan para makontrol ng isang tao ang Black Magnetic Needle. Kaya kontrolado ko ang labanang ito. Wala ka nang magagawa pa. Garden Balsam! Gang of Beasts! Kung ganun, ito pala ang sikreto ng kakayahan ni Jubei. Ha?
Bakit ganito? Dahil pa rin kaya ito sa magnet? Naiintindihan ko na ngayon. Kailangan niyang kumontrol ng magnet na nakakagawa ng magnetic storm. Pero paano niya ito nakayanan? Kapag nagpatuloy ito, masisira ang mga organs niya sa katawan. Bakit, Juby? Kailangan mo ba talaga isakripisyo ang buhay mo para lang talunin ako? Form of Spiral! Hindi kita maintindihan! Ano ba talaga ang dahilan na tinutulungan mo si Mako Bex? At bakit kailangan mo pa isakripisyo ang buhay mo? Kasubi! Kailangan mo itong maintindihan! Jubei, sandali lang! Bilisan mo! Ang bagal mo kasi! Sakura, intindihin mo na lang ang kapatid mo. Ngayon lang siya nakarating dito, kaya ganyan siya kasabik. Pagbigyan mo na lang. Mama, mauna na po ako sa inyo! Sino ka at anong ginagawa mo rito? Ako si Jubei. Kakei Jubei. Ah, ganun ba? Ikaw pala ang tagapagmana ng mga kakei. Pasensya ka na, ha? Ang akala ko kasi kanina isa kang magnanakaw, eh. Kung ganun, magmula ngayon, ikaw na magiging doktor ko. Ikinagagala kitang makilala. Ako si Kazuki. Ikaw si Kazuki? Kung ganun, ang ibig palang sabihin, isang babaeng tagapagmana ng putyon? Mali ka! Lalaki ako! Ha? Huh? Nakasuot lang ako ng kimono dahil nakasanayan na sa pamilya namin ang pagsusuot nito habang tumutugtog ng guzeng. Ang mga batang wala pang 15 taon. Mukha lang akong babae, pero lalaki ako. Pasensya ka na kung napagkama lang kitang babae. Ayos lang. Bakit, Kazuki? Nakagat ako na nakakalasong insekto. Akin ang kamay mo. Aray! Konting tiis lang. Tinusok mo lang ako kanina, pero nawala na yung sakit. Ang galing mo talaga mong gamot. Aba, siyempre naman. Isa yata akong kakay at 500 taon nang pinagkakatiwalaan ng pamilya niyo ang pamilya namin sa panggagamot. Sa bagay, tama ka. Maraming salamat, ha? Wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil nangako ako na palagi kitang babantayan. Gagawin ko to dahil ito ang mission ko. Basta, asahan ko yan, ha? Bakit ka tumatawa? Kazuki, tumakas ka na! Pero mama, hindi ako alis dito nang hindi kayo kasama! Ayoko po! Meron ka pang mission na dapat gampanan! Pero mama, saan po ako pupunta? Sa Mugen City! Si mama! Patawad, Kazuki. Kasalanan ko ito. Wala akong lakas para magtanggol ka. Pero Jubei, kailangan ko itong gawin. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kitang protektahan dahil yun ang mission ko. Tulungan mo si Mako Bex, pero alam mo ba ang ginagawa niya? Gumagawa siya ng atomic bomb! Hindi lang Mugen City ang mapapahamak, kundi ang buong Tokyo! Oo, alam ko yon. Pero bakit hindi mo siya pinipigilan? Para sa kinabukasan natin. Ano? Para sa kinabukasan? Ganun na nga, malapit na si Mako Bex sa taas ng Mugen. Malapit na rin niya marating ang lugar ng Mugen na hindi pa naabot. Alam na niya ngayon ang sikreto ng Babylon. Ano ba ang tinitignan mo dyan, Genji? Ano kayang meron sa taas? Walang nakakaalam kung anong meron sa Babylon. Kahit ako, hindi
hindi ko pa yan nararating hanggang sa gitna lang ng gusali ang narating ko. Minsan naiisip ko rin umakyat, pero hanggang gitna lang talaga ang kaya ko. Bakit? Masyado bang delikado? Siguro nga. Pakiramdam ko kasi parang merong kakaibang bagay na nasa Babylon. Tama ka. Pakiramdam ko may nagmamasid sa atin. Iniwan na tayo ngayon dito ng Thunder Emperor. At sa tingin ko, hindi na rin tayo babalikan dito ni Kazuki kahit na kailan. Ako next! Hindi bali na. Ayos lang sa akin kahit na iniwan na nila tayo dito sa Mugen City. Dahil naniniwala ko na dito lang tayo sa Mugen City maaaring mabuhay. Ako Bex! Ngayon, Jubei, sa wakas naiintindihan ko na rin ngayon ang lahat. Alam ko na ang katotohanan tungkol sa Mugen City. Kontrolado ng Babylon ang lahat ng nangyayari sa mga tao at sa mga bagay sa Mugen City. Wala tayong kalayaan. Kagustuhan ng Babylon ang mga nangyayari sa atin sa lugar nito. Oh? Hindi ko akalaing ganun pala. Ang buong akala ko pa naman dati, dito sa Mugen, walang sino mo na makakapagpasunod sa atin at malaya tayong gawin ang gusto natin. Pero imposible ang sinasabi mo. Tatanungin kita. Sabihin mo sa akin kung bakit nandito ka ngayon. Huwag mo sabihin nagkataon lang. Huh? Heto na. Kahit na ang isang ordinaryong dice, wala rin kalayaan. Ang kaligayahan at kalungkutan, ang pagkabuhay at kamatayan, ang lahat ng yun ay kontrolado ng isang halimaw na tinatawag na Babylon. Kung wala ka namang kalayaan, masasabi mo pa bang buhay ka? Jubei! Kazuki! Sabihin mo sa akin ang totoo, umalis ka ba sa Mugen dahil alam mo ang tungkol dito? Jubei! Lolo, ano po ba ang ibig sabihin ni Jubei sa sinasabi niya? Totoo po ba yun? Posible po ba na kontrolado ng Babylon ang lahat na nangyayari dito sa Mugen City? Ren, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ni Jubei. Pero Lolo... Huwag ka nang magtanong pa dahil hindi mo rin maiintindihan! Lolo... Alam na kaya ni Mako Bex ang tungkol dito. Pero kahit gaano pa siya kagaling, imposibleng malaman niya. Excuse me. Kaibigan kami ni Kazuki. Sabi niya magaling daw kayong doktor. Kayo po ba ang manggagamot na si Jen? Oo. Oh. Halika, ihigaan niyo si Emishi. Kung hindi ako nagkakamali, alam niyo po kung anong nangyayari. Kumusta po siya? Medyo delikado ang lagay niya. Ren, humanda ka. Opo. Sa palagay ko, mukhang kayang-kaya niyo siyang iligtas. Ha? Huh? Yan lang. Galing kay Mako Bex ang video na yan. Sa palagay ko, sinadya niya yan dahil gusto niyang ipakita sa akin ang nangyayari. Pero bakit? Sino po ba talaga kayo? Ren, painumin mo nga muna siya ng gamot. Ha? Eh bakit ako? Sige na, sumunod ka na lang. Halika na dito, Binibini. Teka, bakit ka ganyan? Bakit? Naisip ko lang naman na pwede mo akong painumin ng gamot gamit ang bibig mo. Babae pala siya. Mukha siya lalaki. Pero mukhang walang pakialam sa Emishi kahit na mukha pa siyang lalaki. Tama ka, Jubei. Noon pa man nararamdaman ko rin. Kahit na anong gawin ko, hindi pa rin ako nakukontento. Pakiramdam ko may kulang sa Mugen City. Hindi ko nagagawa ang gusto ko dahil parang may kumukontrol sa akin. Kaya nga gusto kong marating ang taas ng Mugen. Dahil pakiramdam ko, nandun ang kasagutan. Naiintindihan ko, Jubei. Balak ni Mako Bex na gumawa ng atomic bomb para makuha niya ang kalayaan. Handa niyang sirain ang lahat. Pero hindi tama ang ginagawa niya to. Alam mo ba na delikado ang ginagawa niyang hakbang para lang mapigilan ang Babylon sa pagkontrol sa Mugen? Alam ni Mako Bex na pwedeng makuha ng Mugen City ang kalayaan at naniniwala ako sa kanya! Pero mali ka! Dahil hindi magtatanong pa yung binabalak ni Mako Bex, ang Rainy Attack! Rainfall! Back me down!
pa rin naiintindihan, Jumei. Hindi mangyayari ang gusto niyong mangyari. At kahit si Makubex, alam yun! Ano ka mo? Alam mo ba ang totoong pinaplano ni Makubex? Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang sirain ang Mugun City at siya na ang magkakaroon ng karapatan para sa final judgment! Ano bang sinasabi mo? Isipin mo ito. Kung meron mang kumokontrol sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, yun ang Babylon. At maikukumpara natin ang kapangyarihan ng Babylon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na kailangang humingi ang Diyos ng tulong sa tao bago siya magdesisyon dahil kaya naman niyang sirain ang lahat. Kung natatandaan mo, nasusulat sa lumang tipan ng Biblia na pinarurusahan ng Diyos ang mga taong sumusuway sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan. Ganon din ang Babylon dito sa Mugun. Kaya niyang tapusin ang lahat ng buhay ng nandito nang para lang pumindot ng isang reset button! Walang sino man ang makakaligtas. Dahil wala namang Noah's Ark dito sa Mugun City! May virus sa computer? Huh? Pasensya ka na, Makubex. May nakapasok kasi sa system natin eh. I-format na lang natin ulit. Pero, paano yung mga files natin? Nakakapanginaya nga pero wala na tayong magagawa. Nangyayari talaga yan. Ngayon, kailangan na naman natin magsimula mula sa umpisa. Matalino si Makubex. Kaya imposibleng hindi niya alam ang tungkol dito. Alam niyang hindi tama ang ginagawa niya, pero tinutuloy niya pa rin. Tumahimik ka! Bakit ba hindi mo naiintindihan, Jubei? Wala nang ibang paraan. Kailangan na talaga nilang maglaban. Makikita mo ang kakayahan ng Black Needle! Manda ka! Rose Spider! Napakarami nang tumama sa'yo pero nakakagalaw ka pa rin. Magaling ka talaga. Wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil nangangako ko na palagi kitang poprotektahan. Gagawin ko to dahil ito ang mission ko. Basta, saan ko yan ha? Sayang naman. Kung hindi natin maibabalik ang dati nating samahan. Wala ka nang magagawa pa laban sa akin. Gusto kitang tulungan. Hindi na maibabalik ang dati. Rainy attack! Smoky rain! Paano ba yan, Jubei? Ako na ang nanalo. Sige na. Tapusin mo na ako, Kazuki. Dahil pagsisisihan mo kung bubuhay mo pa ako. Mula pa ng mga bata tayo, ikaw nang inuturing ko na matalik kong kaibigan. At hindi pa rin niya nagbabago. Katulad ka pa rin pala ng dati. Masyado ka mabait! Jubei! Jubei! Ba't mo ito ginawa? Ito ang dapat sa akin. Dahil hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Sana mapatawad mo ko dahil nawalan ako ng tiwala sa'yo at pinagtangka ang pakitang patayin. Jubei! Tama na. Hindi mo dapat iniiyakan ng walang kwentang kaibigan na tulad ko. Halika na. Dadaling kita sa doktor. Pabayaan mo na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Meron ka pang importanteng gagawin. Para sa akin, wala nang ibang mas importante pa kaysa sa buhay mo. Kaya ililigtas kita. Huwag ka mag-alala. At isa pa, naniniwala ako sa kakayahan nila. Alam kong kaya nila si Makubex. May tiwala ako sa Getbackers. Bakit, Dr. Jackal? Hindi mo ba gusto rito? Masyado kasing tahimik? Tama ka. Naiinip kasi ako sa lugar na to. Kaya mas maganda siguro kung magsisimula na tayo. Naiinip ka? Panoorin mo na lang muna to para malibang ka. Ito ang... Gusto kong makita mo to. Panoorin mo ang laban nila. Sigurado kung magugustuhan mo ito. Ano ang masasabi mo, Dr. Jackal? Ikaw ang taksil sa grupo. Ikaw ang Judas.
Nakakaasar! Mukhang medyo mahihirapan ako rito sa isang ito. Okay. Sungo ka na ba? Manda ka! Katapusan mo na! Kita. Sa bagay, hindi rin nakakapagtaka kung bumalik ka dito sa Mugen City. Dahil, alam kong Mugen City ang pinakamagandang lugar sa buong mundo para sa iyo. Tama ba ako, Masaki? Siguro nga tama ka. Matatakasan mo ako? Sabihin mo nga! Bakit mo ito ginagawa? Tinatanong mo kung bakit? Sa tingin ko, ikaw ang dapat kong tanungin, Sakura. Hindi ba ang Thunder Emperor ang dahilan kung bakit nabuo ang vaults? Pero bakit sinasabi ngayon ni Mako Bex na siya ang pinuno ng vaults? Pinagkatiwala ni Kiji ang Mugen City kay Mako Bex. Kaya ginagawa lang ni Mako Bex kung anong dapat ang gawin. Mahirap yata yung paniwalaan. Wala nang pakialam ang Thunder Emperor sa Mugen City, kaya nga niyo ito iniwa. Yan ang totoo! Sige na nga. Kaya na, hindi ko pa rin kayo mapapatawad sa ginawa ninyo. At hindi niyo rin naman ako masisisi. Princess Kaki's Medical Magic! Pika! Baliwala yan. Tuwing nandito ako, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Ayos ka lang ba? Kusi. Kichi. Naririnig mo ba ako? Pambihira, binigyan pa ako ng problema nito. Ah! Tingnan nyo! Tulungan nyo ako dito! Ano nangyari? Kenji, si Mako Bex. Anong nangyari? Sakura! Sakura! Bakit? Gamutin natin ang sugat niya. Nakita ko siyang bumagsak sa labas ng Mugen City. Kawawa naman. Ano to? Genji, alam mo ba kung sino ang gumawa niyan sa kanya? Nakakapagtaka. Paano kayang... Huwag mo munang piliting gumalaw. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Genji, si Mako Bex. Hanapin mo si Mako Bex. Ano ba nangyari to sa batang mahilig sa computer? May ginawa na naman ba siyang kalokohan ngayon? Sakura, sabihin mo, ano ba talagang nangyari? Nawawala si Mako Bex. May dumukot sa kanya. Tulungan mo siya. Si Mako Bex na ngayon na namumuno sa bagong henerasyon ng vaults. Pinananatili niya ang kapayapaan sa lower level. Kaya lang, panandalian lang ang kapayapaan yun.
hindi pa rin tumitigil ang Diyos ng Babylon City sa pananakop at pagkontrol sa mid-level. Dahil doon, hindi mapigilan ni Makubex ang pag-aalala. Makubex, ang mabuti pa magpahinga ka muna. Oo, sige. Pasensya ka na. Gusto sana kitang tulungan sa ginagawa mo. Kaya lang wala akong alam sa computer. Hayaan mo na. Natutulungan naman siya ng kapatid ko. Isa pa, pwede naman natin siyang tulungan sa ibang paraan. Tanda mo, Makubex, kapag kailangan mo ng tulong, sabi mo lang. Maraming salamat. Natutuwa ko at sinusuportahan niyo ako. Huwag ka maihiya sa amin. Tayo ang bagong henerasyon ng Bolts at ikaw ang pinuno, kaya ikaw ang masusunod. Oo nga. Tama si Mishi. Huwag ka maihiya mag-utos sa amin. Huwag mo saloyin ang problema. Sigurado magtatagumpay ako. Dahil kasama ko kayo at alam kong tutulungan niyo ako. Oo nga pala, para na rin sa kaligtasan nating lahat, huwag niyo nga hayaan na kontrolin kayo ng Diyos ng Babylon City. Kapag natapos ko na ang program na ginagawa ko, magiging malaya na mga tao sa Mugun City. Hay nako, ano naman kaya ang binabalak ngayon ng lalaking henyo sa computer? Nako, Bex. Si Makubex lang ang nakakaalam ng lahat ng detalye tungkol doon sa program. Paalam ko lang, kapag nakumpleto na yon, masisira niya ang virtual reality sa lower level ng Mugun City. Makakaya yung gawin ni Makubex sa pamamagitan lamang ng computer na ginagamit niya. Talaga? Kahanga-hanga naman ang talino ni Makubex. Gusto niyang makawala mula sa kontrol ng Babylon. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para lang magtagumpay ang plano niya. Pero, posible bang gusto niyang mangyari? Kahit na imposible mangyari yon, sumugal pa rin siya. Pero alam niyo ba, malapit na magtagumpay si Makubex. Kaya lang... Huh? Ikaw? Oo. Bakit? Sino ba si Kaoru? Nakasama rin namin dati sa Vault si Kaoru. Malakas at matapang din siya. Meron din sa kakaibang kakayahan. Nakakontrol niya ang apoy. Pero meron ka bang ideya kung bakit sinugod ni Kaoru si Sakura? Hindi ko alam kung bakit. Pero... Bakit? Bakit ba hindi pwedeng ako na lang? Bakit ayaw mo pumayag? Ginonggin, siguro naman nakarating na sa iyong babala na Brain of God Tulas. Pwede ba? Tahimik lang buhay ko dito. Bakit mo pa ako pinuntahan? Kahit na ano pa sabihin at gawin mo, isa ka pa rin sa mga taong nagdesenyo nitong Mugun City. At hindi mo na yung mababago pa kahit na gusto mo. Habang buhay ka lang makukonsensya. Anong binabalak mong gawin ngayon, Ginonggin? Kung ako sa'yo, mag-relax ka na lang doon. Huwag ka na lumaban kung ayaw mo maglaho ang pinakamamahal mo. Si Makubex! Alam mo, marami na kasing nalalaman yung inalagaan mo. Wala naman sana akong pakialam sa kanya dahil kabilang naman sa mga plano ni Tulas ang lahat na nangyari. Pero pinakialaman rin niya, pati ang hindi niya dapat malaman. Lumumpas na siya sa limitasyon niya. Maayos naman sana ang lahat kung hindi siya masyadong nakialam. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Hindi makabubuti sa'yo kung susumayin mo ang kagustuhan ni Tulas. Sandali lang! Anong binabalak niyo kay Makubex? Wala akong karapatang humatol sa bagay na yan. Makubex. Sandali mo, Kasuki! Sasama ako sa'yo! Gusto ko nang umalis dito! Talaga siya makita. Pareho lamang tayo. Gusto ko rin makita si Kazuki. Ibig mong sabihin, kilala mo si Kazuki? Oo.
Halika. Oo nga pala. Ako si Toshiki. Paano? Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Ban, ang totoo eh. Gusto mong pumunta doon? Tama ba ako? Oo, hindi ko ito maaaring baliwalain. Hahanapin at ibabalik si Makubex? Humanda siya dahil sisingiling ko siya ng malaki pagkatapos ko siyang iligtas. Salamat, Ban. Hindi ko siya bibigyan ng discount kahit kaibigan mo pa siya. Salamat talaga. Mukhang masaya ang gagawin niyong yan. Hindi niyo mo kami isasali? Oo nga naman. Huwag niyo naman kaming kalimutan ni Shido. Shido! Kasuki! Pakiramdam ko kasi may masamang nangyayari. Kaya naisip kong pumunta rito. Ay nako, mga chismoso talaga kayo. Ayos ka lang ba, Sakura? Kailangan ko nang kumilos para kay Makubex. Ililigtas namin si Makubex. Kaya huwag kang mag-alala. Kami nang bahala. Magpahinga ka na lang dyan. Hindi. Kailangan ko. Huwag ka na magpumilit. Hindi mo pa kaya. Kakayanin ko. Sakura, yung nasa braso mo, yan ang marka ni Kaoru, hindi ba? Ang marka ni Kaoru? Bakit? Ano ba problema sa markang yan? Hindi lang yan ordinaryong paso. Hindi lang balat ng tao ang kayang sunugin ni Kaoru. Kapag nilagay ni Kaoru ang markang yan sa balat ng isang tao, unti-unting susunugin ang buong katawan niya. Nang dahil sa markang yan, kaya niyang sunugin ang loob ng katawan ni Sakura. Meron ba tayong maaaring gawin para mapigilan yun? Ang alam ko, si Kaoru lang din na makakapagpapigil yun. At kailangan matanggal agad ang markang yan. Isang araw lang ang itatagal ng taong may ganyang marka. Ano? Isang araw lang? Sakura, pangako, hahanapin namin at ililigtas si Makubex. Tapos ikaw naman ang ililigtas namin. Magtiwala ka, tatagumpay kami. Kinshi, huwag kang mag-alala, ako na lang ang sasama sa kanila. Himiko. Hoy, Himiko. Pwede ba huwag ka nang makialam dito? Ito na ang pangalawang pagkakataon na niligtas ko si Sakura. Ginawa ko yun dahil gusto ko lang. At isa pa, may kinalaman ako sa Moving City. Ang lalaking yung bang tinutukoy mo? Oo, tama ka. Sige, payag na ako. Hindi ka rin naman nakikinig sa akin. Maraming salamat, Miss Himiko. Hindi mo na kailangan magpasalamat pa sa akin. Kahit na wala pa tayong ideya kung sino sila, pag-iingat pa rin tayo dahil siguradong mahirap silang kalabanin. Hindi nga sila natakot na kulis si Makubex. Alam ko na yun. Sa palagay ko, sila ang dapat na matakot sa atin. Ikaw talaga. Paano, Ginji? Tara, let's! Halingan nyo, ah! Pag-ingat kayo, ah! Sana makabalik kayo dito ng ligtas. Huwag mo kami mamalitin. Kami ang magagaling na get back at naibabalik namin ang kahit na ano. 100% na success rate namin at hindi kami pumapalpang. Ngayon ka lala, mahanap na si Makubex. Hindi sasama si Makubex ng kursa sa kanila. Malamang pinatulog siya. Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Ang hangin na yun. Yun ang... Mukhang hindi ka pa rin talaga nagbabago, Emishi. Ganun ka rin naman, hindi ka pa rin nagbabago. Marahas ka pa rin katulad ng dati. Magpakita ka na! Kano Joya! Matagal din tayong hindi nagkita. Natutuwa ako nagkaharap ulit tayo, Emishi. Ako, hindi natutuwang makita ka. Isa pa, hindi ito ang tamang oras para sa reunion. Napakalakas naman ang loob mo para sugurin ang isang magaling na miyembro ng Bolts. Pasensya ka na, pero kailangan ko lang itong gawin dahil nagtatrabaho ka para kay Makubex. Tapos na ang kamustahan! Lulang Dancing Wind! Nakakatakot naman. Kapag tinamaan ako ng latigo mong yan, baka hindi na ako makatayo ng dahil sa sakit. Ha! Mahirap kalabanin ang dating kasama sa grupo dahil kabisado na niya ang mga galaw ko. Sangayin ako sa mga sinabi mo. Ipaliwanag mo sa akin. Dati ka rin miyembro ng Vaults. Bakit mo ito ginagawa? Ano bang dahilan mo at tumutulong ka sa pagdukod kay Makubex? Oo, sumali nga ako sa grupo ng Vaults. Pero hindi ang Thunder Emperor ang dahilan ng pagsali ko sa grupo. Kundi dahil dun sa isa pang miyembro.
Nung umalis si Thunder Emperor, nabuwag na ang kinatatakutang grupo ng Polis at umalis na rin ang taong yun dito sa Mugun City. At dahil nun, wala na rin akong dahilan para manatili dito. Pero nagbabalik na ako! Ang taong yun ba ang tinutukoy mo? Pasensya ka na uli sa akin. Magkaibigan tayo kaya di ko na patatagalin ang paghihirap mo! Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain magagawa ng taong to ang bagay na yun. Dahil ang pagkakaalam ko nun, isa siya sa mga taong umahanga sa Thunder Emperor. Kaya wala akong nakikitang dahilan para gawin niya yun. Paano niya naisip ang gawa ng masama ang dating miyembro ng Four Kings? Ang sikat ng Four Kings. Isa siya sa Four Kings pero kung tutuusin, kayang-kaya rin naman niyang pantayan ang kapangyarihang taglay ng Thunder Emperor. Sayang nga lang dahil ngayon niya lang nalaman ang tungkol dun. Tumigil ka! Imposible yan! Paalam, Emishi! Ito na ang huli natin pagkikita! Jubei! Ano bang ginagawa mo, Kano? Kapag ipinagpatuloy mo pa ang pakikipaglaban, baka seryosohin ko na rin to. Ikaw pala, Jubei. Mahirap yata yung lumaban sa dalawang tao. Kaya ang mabuti pa, alis na muna ako. Pero binabalaan ko kayo, huwag nyo na subukan pang iligtas si Makubex. Gaya ng sinabi ko, alam na ng taong yun ang totoo niyang lakas, kaya wala kayong laban sa kanya! Emishi! Jubei! Anong gagawin natin? Nagbalik na siya ngayon dito. Pero nandito siya ngayon bilang kalaban. Napakalaki ng lugar na to. Mukhang hindi pa nakakarating sa mga tao dito ang balita. Sa tingin ko, hindi nila pinapaalam sa ibang tungkol sa nangyari kay Makubex. Salamat sa bagong henerasyon ng Vols at napapanatili pa nila ang kapayapaan dito. Sigurado magkakagulo sila kapag nalaman nila ang totoo. Sa nakikita ko, maganda ang nagawa ni Makubex dito sa Mugun City. Kailangan siya ng mga tao dito, kaya ililigtas natin siya. Ang ibig mo sabihin dito ulit tayo dadaan? Oo. Tulad ng nagpunta tayo dito para kunin yung deal. Ngayong wala si Makubex, siguro naman wala ng patibong sa likod ng pinto. Si Makubex ang gumawa ng patibong nun para sa atin. Hindi pa rin tayo nakakasiguro kung ligtas na sa likod ng pintuan yan. Mas delikado ngayon dahil hindi na to kontrolado ni Makubex. Bahala na, kailangan pa rin natin pasukin ang pintuan yan. Masaki! Hinihintay ko ang sagot mo! Talaga bang kailangan mo umalis? Oo. Yun ang pinakamabuting gawin. Ang maghiwalay na kami ng landas na Ginji. Pero, ikaw ang nagpalaki sa kanya, hindi ba? Oo. Nasubaybayan ko ang bawat yugto ng buhay niya. Higit kanino man ako nakakaintindi ng kapangyarihan niya. Alam kong kapag ginamit niya yun, kaya niyang pamunuan ang Mugun City. At makakalikha siya ng isang tahimik at mapayapang mundo. Hindi yun maalis sa isip ko. Kasimine. Hindi ko alam kung naaakit lang ako sa kapangyarihan niya kung gusto ko yung gamitin. Pero dahil doon parang sinira ko na rin ang pagtitiwala niya. At hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Mukhang disinido ka na. Anong balak mo? Binabala kong imbestigahan ang Mugun City mula sa labas. Baka sakaling makatulong kay Ginji ang malalaman ko. At gumaan ang konsensya ko dahil sa pagkakaroon ko ng masamang hangarin. Masaki. Ikaw na ang bahala kay Ginji. Nagkamali ako na akala ng isipin ko mapagkakatiwala ang isang tulad mo, Masaki. Kung ganun, makita mo sa akin ang kalimu ngayon. Yan na ba ang kasagutan mo? Kung ganun pagsisisihan mo to, hindi mo ako kayang tanungin. Gagawin ko makakaya ko. Katapasan mo na ngayon! Napakainit pa rin niya. Heaven, heto pa. Gamitin mo. Salamat, Natsumi. Pakibandayin mo muna si Sakura para sa akin.
Sige. Mukhang kailangan ko pang maghanda ng maraming bimpo. Totoo ba itong nakikita ko? Sa palagay ko, dumating na ang tamang oras para gamitin natin ito. Hindi ko inaasahang may ganito kang kagamitan dito sa basement. Alam mo, meron kasing nangyari noon. At mukhang kailangan na natin itong gamitin ngayon. Sa tingin ko, tama na to. Ha? Nasaan siya? Huh? Sakura? Evan, maaari ba nating subukang kontakin si Mako Bex? Nakakatawa ka, hindi ka nag-iisip. Ako pa ang ginamitan mo ng flame attack. Eh, apoy din ang ginagamit ko. Galit ako sa lahat ng babae na kapaligid kay Thunder Emperor. Dahil walang ibang magmamayari sa kanya, kundi... Sandali lang! Nagkakamali ka na akala. Wala naman akong anumang mahimik ka! Ako lamang ang nag-iisang babae para kay Thunder Emperor. Yun ang nakatadhana. Pasensya ka na kung kailangan ko lagyan ng flame mark ang katawan mo. Wala ka na kung wala! Alam mo ba ang puppet fragrance ang tawag doon sa pulbos na nalanghap mo? Oras na pumasok yun sa katawan mo, hindi mo na makokontrol pa ang kilos mo. Tayo na, inuutusan kita sumama sa akin. Pero, paano? Walang epekto sa akin yun. Kung ano man ang nalanghap ko, nasunog lang yun sa loob ng katawan ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi uubra ang pulbos mo sa'kin. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Wala kang laban sa'kin. Si Masaki. Si Masaki pala ang kalaban. Kailangan ko yung sabihin sa kanila. Hindi ako dapat magpunta sa lugar na to. Madoka, bigyan mo ako ng lakas. Ang tagal nating hindi nakita. Ban, kumusta ka na? Mabuti naman, Budo. Alam mo ba na itong lingaro mo sa mundo? Nasaan ako ngayon? Nahanga-hanga. Ang bilis kong nagkamali. Kagami. Ano? Anong ginawa mo sa kamay ko? Hindi naman mahirap makahanap ng dalawang kamay dito. Isa pa, magagaling ng mga doktor dito. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Matagumpay ang operasyon. Hindi ko hiniling sa'yo ang bagay na ito. Pero matagal mo na yung inaasahan, di ba? Inaasahan mo? Paano mo nalaman? Sabihin, bakit mo itong ginawa? Ang totoo, tagamasid lang ako. Tagamasid? Makinig ka. Gusto kong makita kung paano magseryoso si Van. Hindi ko nakakalimutan ang minsan mo nang sinira ang kaliwang kamay ko. At hindi ko na yun hahayaang mauli pa. Van, tatalunin na kita sa patakan. Ito! Napakataas pala talaga ng pangarap mo na talunin ako. Tignan natin! Huwag kang mag-alala, Hudo. Sa pagkakataon to, habang buhay ka na matutulog at hindi ka na magigising pa! Tatlong segundo!
Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan madala ko siya. Siya lang ang makakatanggal ng flamer kay Sakura. Wala nang ibang solusyon. Deteriorating fragrance! Dragon of Flame! Sinabi ko naman sa'yo na hindi na uubras sa akin ng mga poison fragrances mo. Wala ka ng kawalan. Saving fragrance! Kapag nagpatuloy ito, hindi na ako makakalapit sa kanya. Kailangan ko magmadali. Wala nang oras! Isang langha para doble. Dalawang langha para triple ang bilis. Dragon of Flame! Apoy ng impyerno! Kulang pa rin ang bilis ko! Wala ka palang kwenta. Pambihira. Hanggang siya lang ba talaga kaya mong gawin? Kung makakalapit na sana ako sa kanya. Kailangan ko nag-isa pang langhap ng speeding fragrance. Kapag lumanghap ka pa ng isa pa, mamamatay ka na. Kailangan kong gawin to. Mukhang wala ka na yatang maisip na atake ah. Dragon of Flame! Gusto kong lagyan mo ng flame mark sa katawan ng babaeng yan ngayon din. Kuya, protektahan mo ko. Mukha yatang natalo kita. Ngayon, gusto kong alisin mo na ang nilagay mong flame mark kay Sakura. Naiintindihan mo? Oh, sige. Panalo ka na. Ikaw ang nanalo ngayon sa laban nating dalawa. Pero huwag kang mayabang. Dahil hindi ako magiging mabait sa'yo sa lahat ng oras. Pasensya na kayo. Pero kailangan ko ng tulong. Shido! Pakiusap sa Kura. Tulungan mo ako ibigay to kay Genji. Ayan na. Handa na ako. Ayan na. Nakita ko na. Malinaw kong nakita na naliligo ka sa sarili mo dugo. Lagot ka! Katapusan mo na ngayon! Humanda ka! Pero... tapos ka na! Nakita ko na siya nakaandos sa isang lupa. Ito ba ang tunay na kapangyarihan mo? Ha? Ban? Baka naman, simula pa lang ito. Sandali lang! Sagutin mo ako, Ban! Bakit mo ako tinitingnan? Bakit? Sabihin mo dahilan! Ano? Imposible! Naintindihan ko na. Hindi ang hinaharap ang nakita ko. Apat na segundo! Pero talagang nakita ko yun. At ganun din ngayon. Kaya ano? Baka naman, dahil lang ito sa kanya.
Kapag nagseryoso na siya, hindi ko na makikita ang hinahanap. Talaga naman, napaka-interesante ng lalaki nito. Hanggat hindi pa rin natatapos ang sumpa ng kapalaran, gusto kong malaman, mas malakas ba akong iban? Gusto kong makita! Gusto kong makita! Hindi ka makakatangkas sa panel ng mga mandagnas! Pwede na ang katapunan mo ba? Hindi. Hindi maaari. Pero Ban, ano? Hindi maaaring baguhin ang hinaharap. Naniniwala na ako talaga. Malakas ka. Alam mo, Ban, hindi ko kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman ko kapag naglalaban tayo. Sa totoo lang, pangarap kong makalaban ka habang buhay. Minsan ang gusto ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Udo? Hindi pa tayo tapos maglaban. Maglaban pa tayo dalawa. Hoy, ano ba? Bubangon ka dyan! O bakit? Ano bang problema mo dyan? Ha, Ban? Hanggang hindi ko nagagawa ng kukunin ang lapang mo sa buong katawan, hindi ko matatayin eh. Gusto kong makita na hindi ka na humihinga. Yun ang pangarap ko sa buhay, Ban! Ano bang hinihintay mo? Gamitin mo na ang tunay mo kapag nangyarihan! Hindi ako naniniwala na yun lang ang kaya mong gawin! Sige na, lumabang ka! Ipakita mo lahat ang lakas mo! Tapos na isang minuto. Nagustuhan mo sana ang panaginip mo. Mukhang ibang iba to sa karaniwan mong ginagawa. Pakana mo to. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila! Sinadya mong ipagamot si Udo. At pagkatapos, inutusan mo siyang lumaban sa akin. Hindi ba sumagot ka? Huminaong ka lang ba? Nagkakamali ka. Ang totoo, tagamasid lang naman ako. Sinungaling ka? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasayang pa ng oras. Anong ibig mo sabihin? Nasa panganib kasi ngayon ang buhay ni Poison Lady. Kailangan mo nang magpadali. May gustong pumutol sa network connection. Bilis pa. Ito ang spy fragrance. Banda rito. Pasensya na. Nakalusot ang mensahe. Hayaan mo na yun. Basta ituloy mo lang yan. Ang mahalaga, maputol na ang access nila sa labas ng Mugon City. Ano? Gising ka na pala, Shido. Salamat po, Ginoong Jen. Maaayos na. Ilang tadyang din ang nabali sa'yo, Shido. Kaya kailangan mo ng mahabang pahinga. Huwag kang masyadong magkikilos dahil baka masugatan ang baga mo. Mas delikado yun. Tulungan niyo po ako! Masama po ang lagay ni Himiko. Gamutin niyo po siya, pakiusap. Halika, ihiga mo muna dito sa kama si Himiko. Huwag kang mag-alala. Magaling sa panggagamot niya si Ginoong Jen. Talaga? Ikaw, ano naman ang mangyari sa'yo? Wala, baliwala to. May nadiskubre ako na si Masaki ang mastermind ng kaguluhang ito. Ano ka mo? Kenji. Nakapagtataka. Sakura, hayaan mo nang kami ang gumawa niyan. Masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na doon. Sige na. May email galing kay Makubex. Ano ang mensahe niya? Ang mastermind daw ay si Masaki. Ang sama niya. Trinaidor niya tayo. Nandito rin ang exactong location. Naku! Sakura! Natsu!
Sumi, ihanda mo ang mahihiga niya. Yes, boss. Yan ang stock. Diyan sa lugar na yan ngayon nakakulong ang batang si Mako Bex. Nakikiusap sa atin na ibigay natin agad ang mapang ito kay Kinji. Merong computer si Ginoong Jen. Sigurado akong pupunta si Kinji sa klinika niya. Ang mabuti pa, doon na lang natin ipadala ang mapa. Sige, sasubukan ko. Naku, lagot na. Hindi ako makakapasok sa Mugun City. Mukhang may taong nanadyang i-disconnect ang network. Paano pa natin may paparating kay Kinji ang tungkol sa impormasyon ni Mako Bex? Alam ko na! May naisip akong paraan! Kung imposibleng makapasok sa network, bakit hindi na lang natin ihatid ang personal? Ban! Himiko! Nasaan ba kayong dalawa? Huwag niyo naman akong pagtaguan! Lumabas na kayo! Ban! Ban! Salamat, Ban! Huwag niyo naman ako tinatakot! Teka. Yay! Naku, mali pala ako!